you don't know what's gonna happen when you start something, right? Some things just turn out the way you didn't expect it to be. Super blessed to be part of such an amazing team, amazing cast. We're just really excited to show you our performance. Gusto na namin mapakita kung ano yung nagawa namin. First day pa lang, nag-crash ang I want. Actually phenomenal, never pang nangyari yun. Ang daming views, ang daming support. It's such a great feeling that you have an impact on people. Pag hinalikan mo ko ulit, tayo na. I really enjoyed this entire journey. Okay naman po ako. Medyo emotional, siyempre. Ang bilis ng panahon. Even if you tell me 2 years in the making, parang just with the snap of a finger, you know, episode 10 is like coming closer. You know, this bond that we created as a family, it's just, it's unmatched. Talaga eh. Pero ginago mo ko. Pat! Pat, nakuha mo ba text ko? Pat, sandali lang! While I was coming from James and Pat and Dave, I met with sila Inang. To be honest, you know, I didn't know what was next for me. Mabibigyan pa ba ako ng project na magbibida ako? Will I reach that dream of mine? And when they mentioned, you know, he's into her, that obviously excited me. I think this is my biggest break. Like, throughout the 9 years of me being in showbiz. And I really waited for this time. Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't mo ginawa yun? Sorry po, ma'am. Parang isa tayong pamilya. Parang naging part ako ng pamilya niyo. Nung pumasok naman ako ng showbiz, doon ko na-realize na na-fulfill ko yung pagiging artista. Pero ito talaga yung peak na naramdaman ko na nakaka-proud pala yung ginagawa ko. After mismo ng PBB, parang sinabi sa amin na meron kayong audition, tapos nung nalaman ko na he's into her, oh my gosh, seryoso ba? Yung ba yung nabasa ko dati? Yung ba yung libro na dati kinakikiligan ko, ganyan? Uy! Para sa akin, medyo sa una, parang ang intimidating kasi sobrang daming fans ng book. Bibili rin ako. From the very start na nabasa pa lang nila sa book, yung mga actual reader talaga, syempre hinintay din nila yung series. Action. Finally, a break. Medyo kinabahan po kami na ang taas ng expectations nito kasi nga galing from a novel from Miss Maxine. I think I'm into her. Sisimulan ko siya with the vision of I want before. We're going to create new content and our goal is to expand our target market to the younger audiences. So we thought yung He's Into Her, which was very popular then, can be a good material for this. Actually, He's Into Her then was already, parang the rights was already bought by Star Cinema. So we commissioned Star Cinema to produce the content for us. So, kailangan fit siya with the generation that will watch it now, no? Gen Z. So we incorporated a lot of social media into the story. Also, we want this to be a material that will showcase the talents of our fresh new directors and fresh new stars. Sobrang overwhelmed and grateful ako na napagkatiwalaan ako na ganito kalaking project as my debut project pa. Like Max, si Max kasi, papasok siya sa isang panibagong mundo, she'll face challenges that will try to change her. Ako, I wanted to show the audience, especially the generation now, that you don't need to change yourself to be accepted. Especially now in this social media and digital age. So yun talaga yung pinaka-vision. We had a long process of auditions. 4 or 5 kaming legs. But there are artists or talents that immediately had that impact. Galing ako Zambales. Nag-chat sa akin yung handler ko sa Star Magic. Maya, baka kaya mo pa na mag-go see sa ganito. From Zambales to ABS. Tapos akala ko kaya ko.
nandun na ako, parang lowbat na ako. Tapos, ayun, nandun si Direct Chad, si Miss Van, audition ako, tapos nakasimangot ako. Tapos sinusungitan ko lang yung mga, sinusungitan ko lang yung mga ka-exena kong babae. Tapos, biglang sinabi ni Direct Chad na, eh, may character to. Ano? Ha? Sasagasaan mo kami ng lola ko? Ang tatlong beses po ako umatend ng GOSI. Sabi lang sa amin ni na Miss Van, kunyari, maangas ka, ano ka, boyish ka, matapang ka. You'll do everything for the people you love. Tapos ginawa ko lang yun. Tapos hindi ko in-expect na ako pala makukuha. I just put myself in his shoes talaga. You know, Dave's a character. He's very interesting. Yes, he was a bully at the start, but then his character development really showed throughout the entire series. So, it was fun going through that journey with him. Marunong ako mag-intindi ng Tagalog, but nahirapan ako magsalita. During that time, hindi pa ako ganun kagaling mag-Tagalog. So, nahihirapan ako bumasa ng mga sentences, yung mga monologues ko, inaral ko talaga. Ano yung nananaisin? I have trouble saying ngayon. Can I, like, speak to him? Direct actually messaged me sa Viber. He was like, I want you to rewatch Mean Girls. And I want you to revolve everything around Regina. Parang use her as inspiration. So that's what I did po. I'm raising my hand because I have an announcement to make. May pinaaral sa akin na isang character. Sa Glee, si Kurt Hummel. Nakailang season ako kasi tinitake note ko talaga on kung paano siya umupo, ganyan. Kung paano siya umupo, kamay. As in yung talagang kailangan pakdapakin likod mo, ganyan. Super important talaga itong project na to for me because it's my first big project. So coming from a family of actresses, I have my mom, she's Rina Reyes, my grandmother, Baby O'Brien, and of course my great-grandmother, si Paraluman, who was known for her beauty and her serious acting also. So yes, of course, there's pressure there. And yung pressure is how to be my own person. I could tell naman everyone was really eager to do their best. Even if a lot of the cast were first-timers in terms of acting, nandun yung determination to really just do our best and to grow. First team building, that was what, way back in 2019? Bilang baguhan po kasi, nag-o-observe po ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Tinatanong ko sila paano bang, anong gagawin ba dito, ano bang kalakaran. Natututo lang po ako habang sa mga sabi-sabi nila na pakikisama lang talaga. Ang awkward ko kasi talagang tao eh. So I was like just in the corner lang talaga most of the time. But everyone in the show talagang they made me feel na I belong and they're very friendly and warm. Yung first activity po namin yung may kalamansi dito. Tapos yung iikot po siya sa circle. And then papasa mo sa kabila. Natalo po kaming girls. Nanali sila, Joao. Nung nag-bingo po kami, get to know you bingo. Lahat po kami, may sheet po kaming bingo sheet na kung ayaw sabihin namin, who doesn't like chocolate? Ganun, or who doesn't like milk tea? Tapos naghahabulan po kami noon. Medyo naging chaotic. Parang kami nagugulat. Ay, hindi mo pala gusto yung chocolate. Ay, cat person ka pala. You can feel the tension. Throughout the day naman, na unti-unti siya nababawasan. In this story, we don't just have one love story. We also have the love story of Tobe and Michiko and Lee and Natty. So, we really needed to work with the actors to develop their chemistry. So, Direct Chad had workshops to make sure that they work on their own unique way of connecting to each other. I learned a lot about Belle, you know. I got more comfortable with her. I mean, she knows this. I don't really open up to a lot of people. Hindi talaga. Kasi it takes a while for me to, like, warm up to someone and to be vulnerable. But I think it happened with Belle kasi, I know, I trust her, you know. Mahilig kasi akong parang magbasa ng tao, paano ko i-approach. Nung una, medyo natakot akong i-approach si Donny, na intimidate ako, of course.
But then, it just really takes time for him to warm up. And it's nice kasi ayun yung gusto mong klase ng friendship na parang mas naging open kayo sa isa't isa na without rushing things. Ano bang feeling ng panggulo? Panggulo talaga? Hindi naman panggulo. Siguro, ano lang, challenge. Na-challenge ko yung pair nila. Kasi si Belle nakakakilig. Kasi di ko naman ina-expect na mag-work yung chemistry namin together. Siguro kasi magkaibigan kami. And kabatch ko siya sa Star Magic Circle 2019. Honestly, kaming dalawa, walang awkward moments. Siguro at my age din, 16, parang may pagka-mature din po talaga ako as a person. Ito. And siguro po, dahil doon, kaya din hindi kami masyadong awkward ni Joao. Nakaka-relate din ako sa kanya kahit na malayo yung age gap namin. Since I came from a boy band, so pakilig-kilig kami. Yeah. So I think it was easy na rin for me to make Criza, you know, kilig and stuff like that. I'm happy that we're both mature enough to talk about our scenes. Actually guys, yung tawag ko sa kanya nung PBB, Ate Kaori. Kuya Rhys siya. Oh, ganun yung, yeah, hindi ko alam bakit, pero ganun. Nung paglabas kasi ng bahay, parang mas nakilala na namin yung isa't isa. Mas laging close kami sa labas. I always ask if she has water, or I always give her water, ganun, or kung kumain na ba siya. Maalaga siyang tao. Hindi lang naman ako inaalaga niya. I mean, lahat ng set, ganun siya. Pero, ganun siya. Pag kailangan ko ng tubig. Ganun. Aking water boy niya eh. Mula sa isang sikat na Wattpad story, bibigyan buhay ni Donny Pangilinan at Belle Mariano ang kwentong His Into Her. November 7, 2019 came. That was the day of the launch. We were all excited and nervous. Siyempre kasi nung cast reveal, mixed reactions yan, di ba? So many voices from different areas. Nung nagsistart yung His Into Her, hindi masyadong warm yung pag-welcome sa akin ng mga tao. I was hated a lot. Nasaktan po ako. Mapapanood na sa wakas ang sikat na istoryang He's Into Her. Overwhelmed ang dating child star na si Belle na makasungkit ng lead role. Parang hindi nila natanggap na ako yung gaganap na character na Max. Medyo iba po yung characteristics ko personally from the character Max sa book. I was hated a lot. Siyempre nasaktan po ako. Tinatanong ko yung sarili ko, is this really for me? Sabi ko kay Belle, okay, nabasa mo naman siguro lahat ng mga comments ng mga tao na hindi kanila gusto for Max Payne. Patunayan natin. Kasi ako, I believe in you and I saw the potential that you can pull off this character. I messaged her that same day. I was like, yo, you got this. Kasi syempre, mangyayari man talaga yun eh, for everyone. But you know, with Belle, I think after watching this series, wala na silang masabi. Binigay niya lahat. Sobra-sobra pa. Nung first day namin, that was a shoot for The Barb. Ang dami naming artista. Wah! Sorry, yippee! Artista. Aliw, kasi parang lahat kami, sobrang excited kami for this series. Ready, set, go! I remember nung first time na nag-shoot kami, yung mga boys, nag-racing sila. Tapos si Belle, yung buhos scene, wala siyang dalang any clothes or anything. Tapos buti may towel ako. So, ako yung nagbigay sa kanya. Sabi ko, since ako naman yung nagbuhos. Doon naging malakas yung chemistry namin lahat. Nakilala namin isa't isa. Ah, ganito pala siya. So, alam na namin yung strength and weaknesses na isa't isa para supportahan namin kapag natatrabaho ka. It was just a fun experience overall. This May, handog ng ABS-CBN Entertainment at I Want TFC mula sa Star Cinema Productions. Nung naglabas ng teaser, anong reaction mo? Wala. Sobrang, totoo ba to? Sabi ko ganyan. Totoo nangyayari ba to? Kumbaga, sa pag-abot ng pangarap ko, ito yung pinakaunang step sa hagdan eh. Natutuwa po ako kasi nandun po ako sa teaser at first time ko po nakita yung mukha ko na kasama sa isang teleserye. Sobrang importante talaga itong series na to para sa akin kasi ito talaga parang yung pinaka na malaki talaga na role na nakuha ko so far.
Nung bago ko pumasok sa PBB dati, yung lolo ko nakaroon siya ng sakit. Meron siyang tumor. Nung inalis nila yun, medyo nawala yung memory niya. Nalalo ko lang nung bata ko, lagi nagsistay ako dyan sa bahay nila tuwing summer. Tapos parang every night talaga, they're watching TFC. Feeling ko, I can make them proud by doing that ganun. And I've always wanted them to be able to watch me on TV. Pangarap nga namin to ng pamilya ko, magulang ko eh. Nag-iisang anak po ko, tapos nung kailan, pangarap po to ng ano, tatay ko, ng nanay ko. Nung kailan, nung ano lang, namatay yung tatay ko. Pero sabi ko sa nanay ko, ma, ako mag-aalaga sa'yo. Itutuloy natin yung gusto ni Papa, yung pangarap natin. Yan, andito po ako. Enjoyin nyo kung anong meron ngayon sa moment na to, kung ano pa yan. Magsabi ka ng mahal kita, every time na gusto mo. Binalita ko sa mama ko na, ma, eto na, may trabaho na ako talaga. Kasi pag-graduate ko, wala akong work. Alam mo yung kaba na may pressure na, alam mo yung dapat na, dapat tumutulong na ako sa mother ko. Tapos pandemic shutdown. Community quarantine is hereby imposed in the entire Hindi Metro man Manila. Na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, hindi kami mananahimik sa pag-atake ito sa ating demokrasya. ABS-CBN Corporation, Channel 2. Now signing off. Alam mo yung tipong paggising mo sa umaga na ano pang purpose ko? Parang ano na? Tapos may pandemic pa. Walang trabaho. Para akong nakakakulong sa kulungan. Sobrang depressed ko talaga nun. Sa una, hindi pa po ako naniniwala. Kaya ng ABS to. Hindi kami mawawala and stuff like that. And then, ayun, nagka-pandemic nga. Na-shutdown pa tayo. It was scary, I remember. I was talking to my mom. And she was like, Joao, ano na gagawin mo? Do you wanna come back home and stuff like that? Sorry. And in my head, I knew I didn't want to leave because this is my dream, this is my job, and to be stripped off from that was just really, really painful. Nagulat po talaga ako kasi I really don't know what was gonna happen to me, to my friends, guys. Understand why it had to happen. I was worried for yung cast, the production, ABS, direct. Actually, before, nasa marketing ako, tapos nag-switch po sa CCM. Ito yung, kumbaga, corporate work ko. Ito yung steady income ko. Hanggang sa, ayun na, sinabi na, tapos magbabawas na daw ng tao. So, nalungkot ako, sobrang lungkot. Pero, kinaya, kailangan eh. Grabe, sorry. Pagka pamilya, employee ka kasi talaga. Iba yung pagmamahal ng ABS-CBN eh. Ramdam na ramdam mo. Grabe rin po yung iyak ko noon. Inilagay din sa pinakamataas na level ang coronavirus alert level ng bansa. The pandemic, parang akala ko one week lang yung ano yung pandemic. Pero tumagal siya, so ako talaga parang natatakot ako. Anong mangyayari? As in, it was silence kasi for a while, na parang, la, ano na. Mga 1 year na wala po kaming naririnig. At one point, sabi ko, siguro hindi na matutuloy. I asked Tita Kaori, can I go there for a couple of shows just to honor Mr. M because he is my father sa Star Magic, diba? And you know what? Tita Kaori allowed. And that's where I saw, you know, this is family. I know Donny, kilala ko na kung gaano niya kamahal ang mga kapamilya. So, di naman po natakot. And I know he knows what he's doing. After a couple of episodes, I think it was 2 months, we continued shooting for Rhys and her. Maraming naging changes
basically because maraming limitations, malaki rin ang impact sa budget, pero hindi nagbago yung paniniwala namin sa material. So when the time came that Inang said, let's continue. I go, sige, game. One condition, our safety, our health is the utmost priority. We had to revise the whole script because of the safety protocols. Sobrang mahirap po kapag on the set na kasi hindi rin po pwede tanggalin yung mask for safety. Tapos lock-in taping pa. Doon nakakapanibago yung lock-in kasi walang labasan. Parang mas maraming bonding kasama yung mga cast. Parang walang kapaguran yung mga tao doon mula sa set. Kasi pagdating sa dorm, parang, uy, ano na, parang di kami nagkita-kita, ganun. Mas nakilala namin yung isa't isa from our cleaning to eating and sleeping habits. Pinakamakulit. Criza. Minsan si Criza. Gello and Criza. Criza. Pinakamakulit si Criza. Grabe. Pinakamatakaw. Dalia. Siguro Jerry Maya. Si Dalia din! Si Dalia. Totoo yan, promise. Nakamatakaw. Diba? Sorry, Dalia, I think. I received my lunch here. Looking good, I love broccoli. And my breakfast. Sorry, I can't think of anyone else. Pinaka-lodi. Pinaka-lodi. Si Belle. Si Donny at si Belle. Belle. Belle? Sobra kami naging close. I didn't expect it at all. Yeah, you know, coming from high school, fresh out of high school, that's when I entered showbiz, and I didn't know if I would experience that same vibe again. Sumusuporta kayo sa isa't isa. But I felt that with this cast. Parang bumalik ako sa high school. That's like the kind of situation na we're very grateful for. Kasi since we treat each other as family na talaga, parang such a blessing din. That I had an anxiety attack on the second, third day kasi I felt like I wouldn't be good enough for this project. Kinausap po kasi ako ni Derek and he really helped me to build up my confidence to say na he's there, they're all there for me, the whole production team. And I feel like without them, I wouldn't be able to calm down. Isang taping namin, yung lola ko, nasa hospital siya. And then, mahirap lang din po talaga na mag-taping, malayo ka sa lola mo. Tapos may iniisip ka po. Pero, lalo na yung character ko, si Nai, sobrang bubbly niya. Mahirap lang po kapag may sarili ka and yung personal problem mo and nag-work ka. Sobrang thankful din po ako sa Season 2 and syempre sa ABS-CBN. Kasi, nung naging short po sa hospital bills, nag-pass lahat po. Lahat, tumulong po sila, sabot ng mga kaya nila. So, thank you so much po, ABS-CBN family, and syempre sa Season 2 Her cast. Before mag-start talaga mismo ng pinaka-first taping ng Season 2 Her, dun nawala yung tat si Papa. Nahirapan ako, parang, paano ako makakapagtrabaho kung iniisip ko siya. Pero, iba yung joy din na nakikita ng nakikita ko yung mga kasama ko sa cast. So siguro inisip ko nala na kaya siguro nawala si Papa. Siguro kampante na siya na parang may makakasama naman ako na iba. Merong mga taong makakapagpasaya din sa akin. And HIH cast yun. We are launching fresh new talents, no? So kailangan ng bagong feel ng isang programa. At kasama ng bagong feel, bagong tone, di ba, is bagong music, yung music ng generation na to. Two key songs in the show is the theme song, no, yung He's Into Her, which was sung by DGYO, and yung Sigurado na may version si Belle na solo and then may version Donny at Belle na duet, no. Napakaganda ng ginawa nilang kanta. Sobrang nakakabata na teenager talaga yung dating ng kanta. Yung theme song, tumatak talaga yun. Every episode you hear it right in the start. But I wanted to make like a more personal like approach to it. More chill, more relaxed. So I actually told Sir
Jonathan, yes, I could do it. Man. Nakakatawa yung journey because ever since I really wanted to sing, it's also a passion of mine to sing. Nakakatawa kasi yun nga, it's my first single and at the same time, so he's into her siya. We were more excited because we know we're almost done with shooting. Now it means it's almost, you know, airing time. We were super nervous and happy about it. Now it's finally coming out. Asa ka. 2019 kami nag-start, no? So 2020, parang feeling namin, okay, baka ka matatapos na to. But of course, medyo mas matagal na naging production. Ito na yung last stretch na ng production. So we're very excited. Kasi malapit na eh, patapos na. Only to find out na, naku, meron na namang MECQ. Sa gawa ng anunsyo, si Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa latest IATF resolution. Medyo disheartening, pero because nandun ka na sa last stretch and siguro nag-build up din yung confidence mo na okay to it. And for us to just keep pushing, you know, we're still here. The journey has been one for the books. This has been a source of hope for me, and I could tell the cast feels the same way. Ang matapang umiiyak, pero hindi nagpapasindak. We didn't have the luxury of time because we only had a number of sequences per day that was allowed. Even with these challenges, hindi pa rin kami nagpatalo. Parang, uy, sa wakas, matutuloy na rin. Super duper excited ako na makita silang ulit lahat. Na-excite din kami kasi gusto na namin mapakita kung ano yung nagawa namin. After ilang years na ginagawa namin and ang daming pinagdaanan ng show, finally, lalabas na yung Hizid to Her. Iniisip ko, mas okay siguro ang buhay ko kung hindi na lang ako pumunta dito. Oh, we did a lot of promos for He's Into Her. Think I'm into her. That will never ever be like this. Shot in different shows, online promos, you know. Pero para sa akin, pinakagusto ko yung ASAP dahil I got to be on the ASAP stage with them since I performed there a lot. So, nag-i-engage po ako through Kumu, nagre-livestream po ako, at nagte-TikTok with yung mga cast. Oh my gosh, ang saya nun gawin kasi lahat kami nag-practice all together with our coach Limer and coach Joao. Ang daming views, ang daming support. Doon po nag-start yung pag-appreciate sa amin ng tao, tapos binabasa lang po namin yung comments. Ang grabe po yung pagmamahal ng mga fans sa series, sa His Into Her po, talagang ginagawa po namin yung best namin, naming mga fans po para lagi po mag-trending po sa Twitter. The Donnypangilinan fans are, I can say, really insane. 30 of us, nag-donate kami, nag-ipon kami para makapag-billboard and makapag-put up kami ng mini-ad boxes to promote the show. For our next level pasabog, we prepared LED billboards as a congratulatory gift for the cast and the crew. Nung first time ko nakita, like, first time ko magkaroon ng billboard na gano'n. And sobrang natuwa ako na grabe yung suporta nila sa amin. Like, I'm just out of words. Bukod sa pasasalamat, nagulat. Nagulat talaga na, wow, parang galing nyo. You're willing to go that extra mile. Eh. Ito, moments bago i-air yung first episode. Give me one word to describe your feeling. Nervous. Scared. Nakakaiyak. Terrified. Grateful. Ecstatic. Excited. Excited. Natuwa ako ng sobra. Galak. Kilig. Eager. Roller coaster. Extravagant. Siyempre, pilot episode, may kita ko po itsura ko sa TV. Imagine, nag-down yung I1 TFC nung episode 1. First day pa lang. Dahil nag-crash ang I1. Even I was struggling watching it on I1 TFC.
nagte-trend na kami talaga on social media. Madaming nag-aalit noon, madaming tao na nainis sa I want noon. Pero good feeling naman kasi sabi nila kasi sobrang daming tao na pumasok bigla. We went from I believe 22,000 concurrent users all the way up to a couple hundred thousand concurrent users in a span of 30 to 90 seconds. The system wasn't able to keep up in it and the system crashed. I'm very happy that the team responded very quickly. We were able to scale up a new environment, a new instance, and allow people to start watching it. You missed Max Payne? Max. Hi, hello, Max! I'm Nai, and I'm going to be your new best friend. Ay, grabe yun. Para siyang achievement. Hindi siya totally bad thing kasi, uy, parang marami nag-aabang talaga. Sobrang overwhelmed talaga ako. Basta ako, sabi ko sa sarili ko, I will just do my best, give my heart and soul, di ba? Kasi I'm doing naman what I love eh. That's why I always tell them, oh guys, di ba, kahit anong mangyari, ginagawa natin naman po ano yung mahal natin. Na-realize ko po na maganda yung show when I watched the first episode. And ang ganda po ng feedback nila. Tapos sobrang ganda rin po nung lighting. Parang iba talaga yung feels eh when you watch it. I was shocked. Yung opening pa lang, oh my gosh. I instantly knew na it was gonna be amazing. Tapos it was like a mix of Hollywood. I got Hollywood vibes. I got K-drama vibes. And I love both of those so much. So parang this is like a first here in Pinas. Best comments na nabasa ko, sobrang ganda daw talaga ng quality at saka bagay kami sa as the cast. Sabi ko, ganito pala ako, ganyan. Sobrang thankful po kasi nagbasa po ako ng mga feedback ng mga tao na sabi, ay, magaling ka, tas hindi ka parang umaarte, ganyan-ganyan. So parang, wow, diba? Kasi first time ko po ito eh. Oh, wow, ah. Sabi ko, ayos ah. Pinapanood ng parents ko yung serye at natutuwa din sila nandun ako at sinashare nila sa mga relatives ko, yung mga cousins ko. So, parang natutuwa din sila. Sobrang grateful ako eh. Kasi, ayun nga, halos lahat sa amin baguhang artista. So, hindi namin ina-expect na maraming susuporta sa amin. It's nice that she appreciated it. Yung number one fan talaga si Solana. Kuya, what's gonna happen next? Yeah. They're very supportive. They like it. They really like it. They were like one of the first ones to watch it. My mom, she gives so much advice. Well, in general, it's to keep learning. Yun talaga yun. Keep growing. There's so much you can learn still and so many people you can learn from. YouTube review yung pinakatumatak sa akin na nakakatuwa na hindi nila sa akin nakikita si Belle. Nakikita nila si Max sa akin. After they watched the series, and nagustuhan naman po nila. And sobrang parang wow. Hindi ko in-expect na yung hate na yun matuturn into love. Nagulat ako kasi nung nalaman ko nga po na ganun yung engagement ng tao sa series. Seryoso ba na ang daming nag-e-engage from like Indonesia and other countries? I don't think words can describe enough how much I really like this show. Grabe po, sobrang parang wow. It's super fulfilling na parang lahat ng love, ng hard work na nilagay namin sa series, sobrang naging worth it. Any favorite scene na tumatak sa'yo and why? My favorite scene, lahat ng comedy scene with Alpha 3 plus Lord. Tama si Lord for once. Defecate. Sir, ano ba yung ano? May defecate. Kailan naman talaga, oo. Oh, hell no! Who she thinks she is? Sinabunutan ko si Max. Speaking of the devil. Dun sa scene na yun, sobrang saya-saya nung episode. Lahat nagbate, tapos biglang kinila kayong hair niya. Grabe. Nakakagulat lang. Babu. Nakakalukot yung scene na to. Pero chine-chase ko si Max na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Ang bigat nun. Tapos feeling ko yung eksenang yun, nabigay ko yung tamang emosyon na dapat ibigay.
Parang pinakakilig scene mo dyan. Pinakakilig scene? Parang madami rin eh. Isang yung sinasabi mo, yung hallway scene. Kasi more on tingin-tingin tayo eh, di ba? Hulihan ng tingin. Sabi ni Derek, kawag mo lakihan yung ngiti mo. Dapat shy ka. Huwag kang, huwag mong papakita lahat. So, ang hirap magpigil ng ngiti. Do you like it? Parang, ang hirap magpigil ng ngiti pag siya nagpapakilig. I like you. So, meron kami isang eksena. I think last episode. Mm. And each love team is confessing their love. And then sabi ni Direk, ikaw, Joe, bahala ka nandyan. I got overwhelmed, kaya naiyak ako. Nabigla kasi ako sa mga ano, sa lines. Ako, gulat na gulat rin ako. I was like, I was holding it. Teary-eyed na ako before pa mag-cut. You don't know what's gonna happen when you start something, right? You just hope. And I think our hopes were high, but not this high. It's like that star in the entire sky that's like, oh, look at that. Parang at this moment, you know, in pandemic, everything happening in our situation, you could still laugh. That's what this show is. It's that venue where people can pause and just enjoy it, go through emotions, go through the journey with us. Gusto ko po yung His Into Her series. Nakaka-relate din po ko dun sa part ni Max Payne kung saan umalis po siya para mag-aral sa ibang lugar. Nararamdaman ko din po yung nararamdaman niya. We want this to be a show that even parang older audiences can watch. Ngayon sa pandemic na time, bilang isang nurse, so subsub ako sa trabaho, stress din minsan. Itong His Into Her, nagbibigay sa akin ng positivity. Lahat tayo may kinakatakutan. Eh ako naman, takot mawalan ng mahal sa buhay. Takot maging mahina. Yun ba talaga yung magpapatakbo ng buhay natin? Talaga nakaka-relate ako kasi yung anak ko, she's turning 16 na. Ito ngayon, ito na yung kapanahunan ngayon na mga story eh. Talagang mas naiintindihan ko yung anak ko. Ay, matakot sa kumaglayo. Hindi dapat kayo ganito. Sa mga bullies. Man dapat ha? Daming nakaka-relate dito. Because yung mga nangyayari naman to as teens, like, I mean, it can go with any age. My ultimate OTP! Dave, sorry! Si Kim lang naman kasi talagang mabag... Oh. Si Isay kasi naka-experience din siya ng bullying. Sa story, the character is very relatable to me kasi ako din naka-experience ng bullying. Kahit until now, we have social media and we have that saying na you can't please everyone. Yung the way na pag-handle ko sa situation or like sa mga bashers, I think of it as a lesson, kumbaga. Nung bata ako, nalaman sa school ko na nangalakal yung lola ko. Binubuli po nila ako that time. Yun po yung nagmulat talaga sa akin. So yun din po yung nag-push sa akin na pumasok sa showbiz. Jay Taa po, 13 years old, Quezon City and incoming grade 9 student. Malaki po talaga yung effect niya sa tao, sa mental health. Maganda rin po yung pinopromote ng His Into Her. May aral din po magpupulot. I've been experiencing it ever since I moved here sa Pinas, parang dahil half Arabo ako, I don't wanna cry again, pero it's very important na you don't let that get to you because it's never your problem, it's never your fault. Marami pang mga side stories eh, like for example, about friends, about being gay and accepted. May linya po kasi ako doon na ano na sabi ko na uy, ano 'yan? Ano 'yun? Ba din 'yun si ano kasi puro ano 'yun eh, puro pink ang OOTD noon eh. Just because a guy wears pink doesn't make him gay. Parang it's about time that we share to the generations before us na these are the new generations issues and problems. Escape focus sa reality. Isang fan na nag-join sa barricada, tapos iyak siya, tapos tawa, iwak, iyak, tawa, iyak, tawa. It's such a great feeling that you have an impact on people. It was a good show where we could talk about it with our fans also online.
it's amazing because alam namin na na-touch namin sila, you know. Talagang they would say, you know, he's into her. It's my life. Inaabang namin kayo palagi. Actually phenomenal. Never pang nangyari 'yon. Even before nung I Want pa ang I Want TFC. Ang dami niyang records na na-set for I Want TFC. And until now, it's the consistent top show since its launch. Pinapalabas pa siya sa A to Z channel, sa Kapamilya channel, sa Kapamilya online live, and then even sa TFC. Mas marami tayong mga Filipinos, no, na napagsisilbihan through his endeavor. Sobrang nagulat kami na may virtual Thanksgiving noong episode 2 pa lang. But it was so nice seeing all the bosses, sila LMD, sila Miss Kaori, sila Inang. We wouldn't have done it if it wasn't for them. We just wanted to thank everyone for the love and support even after 2 years. There's so much more to this show. There's so much more beyond the camera. All things must come to an end, but it's not about the finish line naman eh. It's about the path you took to get there. Ah, okay, oh, naiyak ko rin. Nakakontakt sa mga. It's sad. It's so sad. I'm gonna miss the whole cast. Thank you, ah. Hindi ko makakalimutan to. First, I was really doubting myself na baka hindi ko kayanin. But then, some things just turn out the way you didn't expect it to be. Natuto ko magtiwala sa sarili ko. It is life-changing. This is a once-in-a-lifetime opportunity. It made me realize that we artists have a bigger responsibility, you know, to give an impact to our viewers. I've discovered a lot about friendship, a lot about crushes and love and family at the same time. Feeling ko po, mas nadagdagan ako ng true friends, hindi lang inside showbiz, outside showbiz talaga. Sobrang laking natulong sa akin ng He's Into Her cast. Tinulungan ako ng project na to para mawala yung mga weakness ko and maging aware sa mga kahinaan ko. Ang nadagdag talaga sa akin yung confidence. I can try different roles and acting ways kasi kahit dito natuto ako. So I feel like I improved as an actor because of the show. I was 15 when I got casted and now I'm 17. I got to really grow as an actress. The best thing that's ever happened to me po talaga. Pag para sa'yo talaga. Kasi may time na binitawan ko na yung pangarap ko maging artista. Pero hindi eh. Binigay pa rin sa akin, nilatag di Lord eh, sabi niya, no, you're not done yet. Parang the more I experience things, the more din na parang mas lumalalim yung perspective ko in life, mas lalong lumalawak. And sa acting ko, madami akong natutunan sa iba, kung ano dapat emotions, at sa next project ko, kaya ko na i-apply. Ang na-discover ko sa sarili ko, there are people out there who believe in me, like the cast. And I also hope na yung mga nanonood po ng His Into Her, they could find the courage to actually believe in themselves. I really can't think of anyone else better who can do Nai the way you do. You know, you're the perfect fit, and I'm just happy that you're my partner talaga. Joao, sobra din akong thankful. I always say this, I wouldn't pull this off if wala ka. Sobrang happy din ako na andyan ka. I'm super proud of how far we've came with career-wise and also, you know, us as us. And from being, you know, shy at first and awkward to now not at all. And super comfortable. Rhys, syempre. Pero una sa lahat, thank you kasi naging kaibigan kita. Thank you kasi alam ko naman nandiyan ka lagi para sa akin. I haven't really thanked Donny personally na. Thank you for being so easy to work with. Thank you for being just there, being supportive. You know, nung nag-start nga, you're one of the few people who were there for me na when everyone was throwing hate at me, you were there. And it's nice lang na
ngayon na magtatapos na yung shoot, talagang mas naging close tayo. Hindi, from the very beginning naman, alam ko na kaya mo eh. Seriously, parang part ka sa naging inspirasyon ko para magtrabaho ng mabuti. Oh. Grateful lang ako na ikaw yung nakasama ko. I really enjoyed this entire journey. And I'm sure, you know, ang dami pa nating gagawin. You know, hopefully. Sobrang grateful na ako sa'yo. And we're done. Dahil sa sobrang mainit na pagtanggap ng audience namin, what's one way that we can give back to the audience? You know what? Let's have a fun night with them. So we thought, why not have a Benison ball? Out of all my shows, this is my first time being in, like, having a concert. Kahit mag-end na kami, masaya pa rin yung mairarating namin sa audience. Meron kaming pasabog bago talaga mag-end. Parang happy ending ba? Sa lahat po ng kapamilya natin dyan, maraming salamat po. Kinukwento po namin tong kwentong ito sa inyo para mapasaya po namin kayo. To all of our Hughes and Terror fans, from the bottom of our hearts, maraming salamat. Sa lahat ng nag-effort, sa lahat ng sumuport, maraming salamat guys. Sobra namin kayo na-appreciate. Thank you so much for waiting for however long it took for Hughes and Terror come out. I hope that it was worth the wait for all of you all. Sobrang damang-dama namin. Sobrang nadadama namin yung mga support niyo, pagmamahal niyo sa amin. Sana napasaya namin kayo. Sana nakapagbigay rin kami ng aral sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta ng Hughes and Terror from the beginning, the end, and etong sa concert, salamat din po sa pagsuporta. I hope magkaroon ng season 2. At the time when we were doing the concert, as we speak, the cast had no idea if there would be a second season. But yes, we are very happy to announce that we have greenlit the second season of Hughes and Terror. Ayun na nga po ang magandang balita. Meron tayong second season ng Hughes and Terror. So excited to continue the story of Max, Dave, and their friends, and everybody in the HIH universe whom you've come to love. To be able to see what happens with the adventures and misadventures of the characters, in their passions, in their life decisions. And this is something that we would love to continuously explore, and we are excited to bring these stories to their continuously growing fan base. Ang Hughes and Terror po ay magkakaroon na ng season 2! Oh my God! Eto na, guys! Maraming salamat po. Seriously, I didn't expect this. I love you guys, and I hope every day, as time goes by, you guys never forget how much we appreciate every single effort, every single second of time you put just to support us and be there for us, you know. Grabe, my words aren't enough to express how thankful I am. Hindi magiging ganto ka ganda yung series kung wala kayo. Hindi ko magagawa to kung wala kayo. So thank you so much, guys. I hope you enjoyed this journey with us. Let's go.
ends of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy, run away, oh run away, I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way.